napabilis ko yung internet ko by 300% for free. Pero medyo na-hassle ako. Unforsaken, useless, wisho sa buhay. What's up, internet? My ISP is Converge and my plan is FiberX to 500. So I'm paying 2,500 pesos para sa 100 Mbps. And I'm generally happy with the service of Converge. Pero nalaman ko lang recently, dahil sa Hardware Sugar Chat, na yung FiberX to 500 plan, 300 Mbps na pala. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Baka nito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDK ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com! So nag-sign up ako 2019, yung FiberX to 500, 100 Mbps pa lang. Ngayon, 300 Mbps na siya. Yung bagong subscriber na FiberX to 500, exactly the same plan as me, 300 Mbps yung nakukuha. Parang unfair naman, di ba? Pero hindi nila sinasabi sa'yo na mas mabilis yung plan mo. Same pa rin yung bayad mo monthly, pero yung lumang speed na kukuha mo, hindi yung current speed ng plan mo. So nag-research ako and Converge has a website where you can request for an upgrade of plan. Yung problema, wala dun yung kailangan ko. Ayoko mag-upgrade ng plan. Gusto ko pa rin FiberX to 500. So same plan, just the current specs. Walang option na ganun sa Converge website. This is where the fun begins. Yung unang sumagot sa akin, si L. Use the site. Pangalawang nag-reply sa akin, si F. Use the site. Kahit pinaliwanag ko na nga na tinanay ko yung site nila at wala nga doon yung kailangan ko, use the site pa rin. Finally, the third person, nagets naman ni R. Sabi niya, please send these three requirements and manually namin gagawin. Pinadala ko naman yung three requirements, letter, ID, and picture of my modem. So masaya na dapat ako. Finally, somebody understood what I needed. Yung problema, yung nag-reply na CSR after R, yung pang-apat na CSR, bumalik sa script, use the site. Binaliwala lang yung mga requirements na pinadala ko at yung paulit-ulit ko na explanation na hindi ko nga kaya gamitin yung site ninyo. Clearly, may dalawang problema yung CSR ni Converge. Una, hindi isang tao yung nag-aasikaso. Pasahan. Pangalawa, hindi naman talaga dapat problema yon kung binabasa ng current CSR yung mga dating emails or yung mga dating communication ng mga previous CSRs. Reading, right? Who has time for that? So, pabalik-balik lang ako na I can't use the site, please refer to the old emails, pinadala ko na yung mga requirements na hinihingi niyo. CSR5 even asked me for, kindly provide the reference of your error so we can send it to the proper team. Paulit-ulit ko na nga na sinasabi na wala dun sa site ninyo yung kailangan ko. CSR6, CM, humingi pa ng screenshots na pinadala ko na dati pa. CSR7, si K, okay, we will send to the proper team. Nag-follow up ako a few days later, CSR8, si C, wait for updates, we're still following up. The best si CSR9, si J, bumalik talaga dun sa original script. Please use the site. CSR10, sabi niya na escalate na to. CSR11, si A, sabi niya na please reply yes. I thought yan yung purpose nung letter, di ba? Rini-request ko yan. Siyempre, sumasang-ayon ako sa bagong terms and conditions. But I needed to reply yes to the email para ma-update yung plan ko to 300 Mbps. CSR12D, we confirm your speed has been upgraded. Thank you, Jesus. Pero yung problema, hindi. Pinadala ko yung screenshot ko na 100 Mbps pa rin. CSR13, asked for a screenshot of my speed which I already sent. So pinadala ko ulit. Although to be fair to Converge, at this point, 300 Mbps na pala ako. Pero nalaman ko lang yon nung nagpadala naman si Converge nung team sa bahay ko, linggo pa yon, so in fairness to them, may technical team sila even on a Sunday,
nung chinek nila yung computer, 100 Mbps nga. Pero nung pinalitan nila yung LAN cable, ayun, naging 300 Mbps. So again, to be fair to Converge, at around CSR 11, 300 Mbps na siya. The problem was the hardware on my end, which I've discussed in a previous video. So di naman ako nagreklamo after around CSR 11, pero medyo kalokohan na kailangan ko pa umabot dun sa CSR 11 na paikot-ikot lang kami na please use the site, please use the site. Could you send us a screenshot of our own site? Ay, ganun din yung rough procedure ng ibang ISPs. Kung luma na yung plan mo, check mo kung nag-update na ba sila ng speed, and then you'll have to request, I assume manually, para ma-update yung speed mo to the current speed being offered for your plan. Good luck na lang sa'yo. I hope nagbabasa yung mga CSR ng ISP nyo. TFW. Pero lahat ng kurento ko dito obsolete na. Baka nakulitan si Converge sa akin kasi after my experience na manually ko pa kailangan mag-request ng speed update to my old plan, gumawa sila ng separate site para ma-request mo na to through that site. So ngayon, yung use the site script nila, applicable na. I'll place the link in the text description. Kainis na hindi ako mabot dun, but at least good for future Converge customers. And thank you to our top fans! Na-afford na namin tukupuan na to! Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.